Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Tayo po ay magha-harvest ng ating buto ng ating ano tawag dito, ng ating spinach. Ayan, ang dami po buto ngayon, no? Ang daming matured. So pipitasin po natin yung mga yan para meron po tayong pang binhi ngayong summer, dahil maganda po sila itanim ngayong summer. At mas maganda rin naman kapag medyo umuulan-ulan, dahil hindi na natin problema ang pandinig. Ayan mga kapugi, isa-isahin po natin yung mga mature na bulaklak. Ayan, dyan sa bulaklak ay mayroong buto yan. Bigas. Ayan, ito po o. O, diba? Maraming buto yan. Marami tayo may bibigyan ng buto, ang ganyang karami. Okay, mga kapugi. Pwede rin po itong ipakain sa kuneho, yung mga dahon ng ating spinach. At ang sarap nitong spinach na to, mga kapugi. Hindi ka magdadalawang salita na kulabin ito at itanim ito, sapagkat ito ay napakasarap. Lalo na kapag nilalagay ito sa sinigang. Ay, naku, ay, ang haba. Ay, naku, girl. Ayan. Okay, ito po, oh. Itong mga to. Ayan, nakikita niyo po yung black. Yan, black na po na yan ang kanyang buto. Yan po ang ating itatanim. Yan, mga matured na yan. Ayan, yan. Naku po. Ito po ay anuhin na, papatayin na, papalitan na po natin ng bago. Itong mga nahulog na bulaklak niya, yan na naman po yung tutubo. Opo, tutubo na naman po yan. Kaya hindi na natin kailangan magsabog pa dito ng kanyang buto, dahil yung mga ano na yun ay kusap din naman ng tutubo. Yung mga ano tawag dito? Ito. Yung mga nalaglag na yun ay tutubo din. Ito yung pinutol ko kahapon. Oo, pinutol ko to kahapon dahil nga madawag na siya. Pero nawala sa isip na kailangan kong magtabi ng ano niya. Kailangan kong magtabi ng mga buto para sa susunod na naman na pagtatanim ay mayroon akong makuhaanan. Lalo nung una ko itong nakuha ay binili ko pa sa Lazada, tapos hindi ako nagsusumikap na itabi ang mga buto niya. Palibhasa, may mga tumutubo sa paligid, magandang may secure kasi hindi man habang buhay mayroong tutubo. Tsaka ang kagandahan, may mga humihingi, mayroon akong naisishare sa kanila. Malaking bagay kasi yung kahit sa ganitong paraan ay ma-share natin yung maliit na blessing. Oo. Tsaka nakakatulong din po kasi ito. Ang tawag po dito ay pangtawid ulam. Ayan, kung tayo walang ulam, sardinas lang, boy. Pwedeng pwede na, boy. Kaya kung ako sa'yo, magtanim ka. Alam nyo ba, itong pandemic na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan upang sila ay magtanim. Malaking tao man yan, artista man yan, ordinaryong tao, nag-uopisina, dito nila na-realize na masarap mabuhay sa bukid. Dahil ang iba ay nagsilayasan galing Manila at umuwi ng probinsya dahil mas safe sa probinsya. So nakita nila ang kagandahan ng buhay sa ating probinsya, na ang buhay sa probinsya ay napakasimple, ngunit maraming blessing sa paligid. So, na-realize nila how important naman ang mga ating mga farmers, dahil ang ating mga farmers ang nagbibigay ng pagkain para mayroon tayong bilhin sa ating mga palengke. Ayan. So mga kapugi, ito na yung ating na-harvest. Look, ang dami niyan. I-dry muna natin siya. So mamaya na natin siya pilas-pilasin kapag tuyo na siya, para mas makita natin yung maraming buto. Mapapansin nyo mga kapugi na ang buto niya ay kulay itim. Okay, wait lang ha. Liligisin natin siyang mabuti. Ayan, sige, ligis. At mapapansin nyo yung mga black dots na yan. Yan po ang kanyang seed.
Okay, yan po ang kanyang seed, mga kapogi. Yan na po yun. Okay, kaya, nako, marami na namang mga kaibigan natin ang matutuwa dahil meron na naman silang spinach. Ayan, to God all be the glory dahil marami tayong blessing. Kahit ito ay blessing, malaking blessing. Alam mo ba na kuminsan hindi tayo gumagastos sa pang-ulam dahil lang dito. Igigisa mo lang yan, ulam na yan. Maano ka lang. Pamaraan mga kapogi. Ito ay kabawasan sa ating mga gastusin din. Hindi lang gano, hindi lang doon sapagkat itong spinach na ito ay pinapakain ko din sa kuneho. Also alternative na legumes na naman sa ating mga kuneho. Ganun lang, rotation lang yung mga kapogi. Okay, salamat mga kapogi, at mamaya ay liligisin natin ang ating spinach seed. Ayan, para makuha natin yung buto, mamaya liligisin natin siya pag tuyo na siya. Kasi pag ganito medyo mamasa-masa pa siya ay hindi natin siya makuha pag nadikit-dikit po yan. Okay, so ayan, dami. Ayan, so mga kapogi, watch natin later pagkatapos natin siyang ligisin. Okay, thank you very much mga kapogi. Update natin mamaya. Thank you. We'll be right back.